Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay gusto nyo po na lumakas ang inyong karisma? Gusto nyo po ba na kayo po ay laging kakapitan ng swerte? Gusto nyo po ba mga bossing ko na kayo po ay halos lahat ng problema nyo ay masolusyonan? Pero syempre mga bossing, lagi nyo po tatandaan na bawat taong pinanganak dito sa ating mundo may kaakibat na talagang pagsubok sa buhayan. Ngayon, paano po natin ito susolusyonan o paano natin pangahawakan itong mga pagsubok na ito? Kaya mas mainam, subukan nyo po itong gawin mga bossing. Hindi ko po kayo tuturuan ang kayo po yung mape-pressure, pero marami po tayong mga iba't ibang perfectong sangkap. Pag pinagsama-sama po siya ay perfectong kombinasyon. Pero ito po mga bossing ay simple ang ituturo ko po sa inyo. At ito po ay isa sa mga pinakamabisang pamamaraan kung kayo po ay naniniwala sa mga ganito. Kaya kung kayo po ay naniniwala sa mga ganitong mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay isa sa mga mahilig sa mga pampaswerte, subukan niyo po itong gawin at ito po isa sa mga napaka-epektibo mga bossing. Kung kayo po mga bossing ko ay may negosyo, baka isipin niyo, ay hindi ko na kailangan ng karisma kahit ganito ko'y okay na. Nako mga bossing, mainam po yung malakas ang karisma lalo-lalo na kung ikaw ay may negosyo. Bakit ka mo or kaya meron kang mga anak, pwede mo itong gawin sa kanila kasi once na malakas ang karisma ng inyo po mga anak, hindi na po yan yung tipo na mahihirapan sa paghahanap po ng trabaho. Baka po isipin nyo, eh bakit naman ganon? Kasi po mga bossing, minsan merong tao na mabigat ang dugo sa isang tao. Halimbawa, may nag-i-interview or kaya nagbibigay ng exam. Ngayon, mabigat ang dugo niya dito. Kahit pasado'y pinabagsak. Minsan nadadali to sa lakas ng karisma. Minsan malakas ang karisma mo, magaan ang loob sa inyo ng taong ito. Hindi ka napahihirapan, papasokan na kaagad. Yung mga ganun mga sitwasyon mga bossing. At higit sa lahat ko, ikaw ay negosyanteng tao. Aba, halimbawa hindi na kaya ito ng inyong sales lady. Lumapit ka, ikaw ang bumoka. Ah, naniwala po at talagang bumili pa at nadagdagan pa ang binili po niya sa inyo. Minsan ay nadadaan po yan sa ganyan. Kaya kailangan ay malakas ang karisma po natin para tayo po'y makabenta or kaya po maging magaan ang loob sa atin ng ibang tao. Ngayon po mga bossing, baka naman isipin nyo, ako piniplease ko na ang sarili ko, iba naman po yun mga bossing. Meron po kasing pagkakataon na kailangan nating gamitin yung mga ganun. Kaya mga bossing, kung gusto nyo na lumakas ang inyong karisma, kapitan po tayo ng swerte, masolusyonan ang mga problema po natin pinagdadaanan, subukan nyo po itong gawin. Ano po ba itong aking sinishare na ito? Kailangan lamang po natin mga bossing ko ng aloe vera. Kailangan din po natin ng panali. Kailangan din po natin ng cologne na paborito po natin. Kasi ito pong bench na cologne na ito, ay sa pool ng bata ako, ito talagang paborito ko. Ngayon, kapag ako'y sumisweldo, kahit maliit lamang po nito noong ako po ay nitatrabaho, kahit maliit lang, ako po'y umaagaw po nito. Ito po yung isa sa pool, paborito ko. At saka yung ninuko. Yung mga panahonin po natin, mga bossing, yung mga nakaka-relate po sa akin, yung mga ninuko. Nako, yan ay gustong gusto ko. Kaya lang may pagkamahal po yan. Kaya medyo may pagkakahawig din naman itong baby cologne ng bench doon sa ninuko. Kaya kumbaga ito na ang lagi kong ginagamit. Ngayon po mga bossing ay hanggang sa ngayon ay siya yung gusto ko. At saka yung isang bench na pinakita ko sa inyo, yung kay Maria Rivera. Ayun, isa rin po yun. Napakabango nun mga bossing. Ngayon, hindi po ako, wala po nag-i-sponsor po sa kanya. Kumbaga, isinishare ko sa inyo yung mga tipong nagustuhan ko, yung amoy, ayan. At saka yung mga tingin ko ay magaganda, yun po ang lagi ko po sinishare po sa inyo. Agaya nga po nung Nanay's Best, di ba yung unang-una, Star Anise, ay talaga namang sobrang bango po niya. Kung ikaw kumpara sa ibang mga, kung ikaw ibibili rin naman sa iba, na hulas na ang amoy at durug-durug pa, ay di doon na lang sa parehas rin naman ang presyo, kumbaga hindi rin naman nagkakalayo, tapos quality pa at nakatulong pa po tayo sa ating kapwa. At ganoon din syempre, makikita nyo, ito po mga dwarf na mga nasa paligid ko, ikagaganda ng mukha na sobrang aamo. Nasa paligid ko po siya, napakadami kong dwarf dito. Yan, kay Ma'am Maribel Guaita. Ngayon po mga bossing, basta at magaganda, isishare ko po yan sa inyo at meron pa akong iniintay na talaga sobrang ganda. Kung kayo po isa sa mga mahilig sa mga charms, ay nako, paparating na po siya, on the way na. Amaze kayo sa itsura po nito at talaga namang ang dami nagpatotoo na sinuwerte sila sa charms na yan. Papakita ko po yan agad-agad sa inyo once na yan po mga bossing ko ay dumating na.
Ngayon pa mga bossing, para lumakas ang ating karisma, kapitan tayo ng swerte, matupad ang mga pangarap po natin sa ating buong buhay, layuan tayo na kung anumang mga kamalasan, lalo-lalo na ngayong bear, ay talaga namang karirin po natin yan. Pero mga bossing ha, hindi po ako namimilit sa mga paggawa po ninyo. Kasi meron po isang nag-comment na parang ang tagal po ata niya nag-intay. Ang masasabi ko lang, huwag niyo pong iintayin. Higit sa lahat kung may involved na pera. Kasi ganun din po sa akin. Almost kalahating taon, bago po ano, una, naiyam mo talaga ako kasi kung talagang kailangan mo ng pera, talagang maiinis ka, maiisip mo, kailan ba darating ang swerte? Parang mawawalan ako ng pag-asa. Pero nung ako po yung naging busy, naging abala ako sa pag-ano, pero araw-araw ako nagdadasal sa may silangan. Gumagawa pa rin ako ng pampaswerte. Kasi ganun po pala, pagka ikay maraming pangarap sa buhay, hindi ka basta-basta susuko, or kaya po, basta gawa ka lang ng gawa, basta alam mo sa iyong kalooban na ikaw ay suswertihin ka. At yun nga po ay naganap. Pero kung kayo po yung magiging mainipin, ay maaaring baka po matagalan nga po kahit anong gawin yung mga pampaswerte, or kaya kahit anong charms ang inyo pong suotin, ang inyo pong bilhin ng mga pampaswerte at mainipin po. Kasi yan naman po mga bossing ko, eh halimbawa, kaya po tayo may mga charms. Halimbawa, may mga kamalasan po na maaring mapa sa atin. Di ba yung lagi ko pong sinishare sa inyo? Maaring masala po ito. Minsan hindi mo na maiisip na ikaw ay sinuwerte dahil nasala na ng charms, or kaya na nasalo na ng pampaswerte. Di ba minsan yung halimbawa nag-alaga ka na ng arwana. Tapos ito ay makikita mo ay nanghihina na hanggang sa mawala na yung arwana. Maiinis ka dahil sasabihin mo ang tagal mo inalagaan. Hindi po. Meron po yung kamalasan na maaaring mapapa sa inyo na sinalo po ng alaga po ninyo. Ganun po yun mga bossing. Kumbaga, minsan kapag po tayo maiinipin, maiinitin po ang ating ulo. Tapos kumbaga yung lagi nating sinisisi sa isang bagay na ginawa po natin, ay panghihinaan po kayo ng loob. Yun po rin yung magiging tipo na may dumating sa inyong swerte. Na kahit anong dumating po sa atin, hindi tayo magiging masaya kasi ang ine-expect po natin yung darating sa atin na labis. Mas mainam po mga bossing ko, kung ano po yung dumating, tanggap lang po tayo. Basta ang importante mga bossing, hindi ka nakakalimot tumawag sa mahal na Panginoon. Nagawa mo na yung side mo, naniwala ka sa mga pampaswerte, kasi ganun din po ako. Basta gawa lang ako ng gawa. Kahit na halimbawang kagaya nga po dati pinanghinaan ako ng loob, sabi ko ano ba to, ang dami-dami ko ng pampaswerte, kaya nakaka-relate naman po ako. Kaya alam po, mentras kang nag-intay ng nag-intay, mentras po siyang natagal, kaya huwag niyo po intayin. Basta importante yun nga po na tayo hindi nakakalimot tumawag sa mahal na Panginoon, bibigyan tayo nito ng gabay, gumagawa tayo ng mga pampaswerte para kung may mga dumarating na kamalasan sa atin, hindi tayo salo lang ng salo, may humaharang po dito, or kaya yung malas na yan ay magiging swerte pa. Basta wag muna natin pangunahan, wag muna na tayo mag-imagine, kasi yun nga po sabi ko dati sa mister ko, basta wag ka muna mag-isip ng labis-labis, pero mas mainam binubuka mo sa iyong bibig kahit solohin nyo na lang muna. Kasi kapag may dumating sa iyo na hindi yun ang inaasahan mo, malulungkot ka. Kaya kung ano na lang dumating, pasalamat na lang po tayo. Tapos mag-isip tayo ng mga pamamaraan kung paano tayo aasenso, kung paano natin ma-achieve yung mga gusto po natin. Ayan, na-share ko lamang. Kasi may mga ganun, pero nakaka-relate ako kasi ganun po talaga mga bossing. Dahil ako po, lalo-lalo na kung kailangan mo ng pera, kaya nga po ginagawa po ito. Kaya lang, mentras nga po iniintay, para po yan tukso na lalong nananadya, lalo pong natagal. Kaya huwag niyo po intayin. Bisihin natin na ating sarili. Halimbawa, marami tayong problema sa buhay. Nasa bahay po tayo. Wala na po tayong kakayahan na tayo po yung magtrabaho. Or kaya po, dahil nga wala mga pumpuhunan. Pero may nag-message naman po sa akin kung paano naman daw po pag walang puhunan. Kagaya na na-share ko nga po sa inyo, ako po yung nag-aangkat sa palengke. Halimbawa, tapos iaalo ko sa kaibigan ko, ganun kakapal talaga mukha ko para kumbaga makatulong sa mister ko. Kasi ang mister ko po, ang trabaho dati, ay namamasada po siya. Ngayon, ako po nandito sa bahay at lagi ako nag-isip kasi wala na po kami puhunan, nalubog nga po kami sa pagkakautang. Ngayon po mga bossing ko, nag-isip ako ng pamamaraan kung paano ako makakatulong. Wala kaming puhunan. Ngayon, pupunta po ako sa palengke. May mga kakilala rin naman po ako doon. At sabihin ko, minsan nangihiram ako ng item kung magtitiwala sa inyo kung may kakilala kayo dyan. Mag-isip na lang po muna kayo sino kakilala ninyo. Pagkatapos, manghiram kayo ng item. Tapos, ibenta nyo po ito. Tubuan nyo na lamang. Halimbawa, sabi mo sa kanya, huwag mo ako mamahalan para mabenta ko kung magkano yung benta mo. Halimbawa, ang bentahan po niya ang puhunan niya ay 100. O sige, gagawin ko 150 sa iyo. Pero ang tubo ko, ang ano ko talaga diyan patong ko ay 100 din. Kunyari, di magiging 200 na. O di si 50 kami.
Ganon. Or ang magmisan, mayaman-yaman ang aking maaalok, ay gagawin ko ng, tutubuan ko na ng 100, pero tubo yung 150. Kaya magiging 250. Ayan, yung mga ganon, diskartihan mga bossing. May pag-uwi ko, may 500 na kami, may pandagdag na na pang ano, kumbaga pambili ng bigas, pang ulam, tapos yung sa mister ko, pambili naman ng kuryente. Yung mga ganon, ay pambayad sa kuryente, kung ano pa yung bibilhin. Ayan, kumbaga tulong-tulong, yung mga ganon, kumbaga diskartihan. May po mga bossing, ito na, ma-share ko lamang kasi po, may nagkomento nga po ng ganon, kung parang naiinip, huwag po kayo maiinip, yan po yung basta tayo nakagawa na, importante yung nakagawa na po tayo, may pangsala na po tayo ng mga kamalasan. Ngayon po mga bossing, kasi ito po yung dagdag lamang sa, halimbawa tayo nagluluto, dagdag lamang po itong pampasarap. Ang numero uno dyan ay mahal na Panginoon, sipag at tiyaga, at pagkatapos, ito po yung pandagdag lamang ang mga pampaswerte para sumarap ang ating buhay, para mabilis matupad ang ating mga pinapangarap. Ngayon po mga bossing, ganito, para lumakas po ang ating karisma, swertihin po tayo, itodo-todo na po natin yan, lalo-lalo na ngayon po ay bear, ay isulat po natin dito ang ating tunay at na pangalan at ipilido. Pagkatapos, ay di ganito mga bossing, sulat po natin, tunay na pangalan at ipilido, Apple Pagyo. Ayan. Ngayon mga bossing, eto po yung ating cologne. Eto ating cologne. Paboritong cologne. Bench. Yan. Tapos, yan po siya. Yan, haplos nyo po yan dyan. Eto po mga bossing ay mainam, gawin nyo po ngayon. Pero mga bossing, kahit anong cologne na paborito ninyo, na ginagamit po ninyo, yan po yung bilhin nyo, yun po yung ilagay ninyo. Kasi yung aroma po nito ay panawagan, parang sampagitan na sobrang bango. Yung aroma po noon, yun po ang panawagan. Ito naman po ay perfectong sangkap. Kasi ang aloe vera, yan po ay para sa beauty, love, luck, yan po yan. Ngayon po ay para panawagan, para mabilis matupad ang ating mga pinapangarap. Ngayon po mga bossing, ay di itong ating panali. Itatali po natin ito. At ito po ay isasabit natin sa bintana kung saan tayo natutulog. Pwede rin po ito mga bossing, isulat nyo lahat ang pangalan ng miyembro ng inyong pamilya. Pagkatapos, ayun, kaya lang, perfume nyo or pabango nyo ang ilalagay po dito. Pero sa main door nyo isasabit ito kung lahat ng pangalan ng miyembro ng inyong pamilya. Ngayon po mga bossing, kung sa inyo lamang at kayo lamang ang pakiramdam nyo, kayo lagi minamalas. Kasi, halimbawa, sa limang magkakapatid, hindi naman lahat kayo suswertihin dyan eh. Ngayon po mga bossing, para halimbawa, ikaw ang pinakakulelat, ikaw ang pinakaburaot sa magkakapatid, ikaw yung pinakawala, ay di, pangalan nyo na lamang para makahabol po kayo kasi ganun po ginawa ko. Kasi lahat naman sila eh, okay na eh. Ako na lang talaga ang nahuhuli. Kumbaga may karera, ay ako yung napag-iwanan na. At talaga namang umupo na lang, walang laban eh. Ngayon po mga bossing, para tayo magkaroon ng laban sa lahat ng larangan ng buhay, hindi lamang po sa inyo, kumbaga, pero sa amin, ang turo sa amin, halimbawa kung sino man nang wala, ay di siyang tutulong, maghahayaan na, kumbaga, magkakaroon ng mga kompetisyon. Ayan. Ngayon po, ay kaya lang minsan, makakaramdam din naman na kulelat yung isa, kung talagang alam niya, na talaga namang iniikutan mo lagi-lagi ang inyong mga kapatid para ikaw ay magsabi ng pera. Kumbaga, alam mo na yun, understood na yun. Ngayon po mga bossing, para ikaw po, ay kung ikaw man, halimbawa, hindi man ganun na mga pangyayari, halimbawa, marami kang kompetensya sa negosyo. Meron akong bossing, meron silang karinderya. Abay, may tumapat, karinderya rin. Kung anong luto nila, yun din ang luto. At kumbaga, sila po ay parang iniiyamot pa. Para sa, syempre, pag naiyamot ka, ikaw ang talo. Ganun po talaga sa negosyo. Ngayon po, ay pwede nyo sabitan ng ganito ang harapan ng inyo. Or kaya, baka kayo na may gayahin, ay di ilagay nyo ito sa isang lugar na maaaring hindi nila nakikita. Pero huwag sa anluran, mainam sa silangan. Basta sa parting yan, dyan po kayo maglalagay sa main door, sa bintana ninyo, sa silangan, dyan po kayo maglalagay. Ito po yung isa sa mga pinakamabisang pamamaraan para makaakit po tayo ng swerte, tagumpay. Para makamit naman natin ang mga pangarap po natin sa ating pong buhay. Ilang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!